tumutumindi sa si reading, be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate, piliin lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik, welcome po kayo. Start na tayo, no? Anong current energy mo ngayon? Give me the message for Leo, ano yung nararamdaman mo, kung ano yung payo para sa'yo, okay? At kung ano yung mga ganap pa na naghihintay sila. Give me the message for Leo, please. Yan, tumalsik to. Meron ka dito ang unexpected blessing, okay? Ten of Pentacles. Give me the message. Then, meron ka din dito na, ano to? Nine of Pentacles. Give me the message for Leo, please. Then, the Emperor. Meron ditong Wheel of Fortune and Reverse Star. So, ibig sabihin, ano? Sinasabi dito, ano? Na huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Huwag kang malulungkot. Kasi kahit lumabas tong si The Star Reverse, kailangan mo lang daw magtiyaga, okay? Kasi feeling mo ngayon, hindi mo pa rin kasi nakakamit yung mga pangarap mo. Feeling mo na hindi pa nasasakatuparan, no? Hindi pa ay pinagkakaloob para sa'yo. Pero ganun pa man, ano, sinasabi dito na magtiwala ka daw sa proseso ni God, ni Universe, no? Kasi meron ditong magandang naghihintay sa'yo. Then, sinasabi din dito na huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi minsan may pagkainip ka eh. Kumbaga, hindi mo nakikitaan yung improvement sa mga ginagawa mo or sabihin natin sa trabaho mo or ano pa man or sa love life mo. Then, sinasabi din dito na huwag ka daw mainip. Ibibigay naman at ibibigay para sa'yo. Kasi nakikitaan ko rin dito sa Ten of Pentacles at sa Nine of Pentacles. Pera yan, okay? Pera. Pero yung naghihintay sa'yo, kumbaga, malaking blessing. Kung ikaw sa panahon ngayon, hindi ka pa stable, yung tipo na nahihirapan ka sa yung sitwasyon, kumbaga, sabihin natin, naloko ka or na-scam ka o ano pa man na nangyari sa'yo, no? Huwag kang mawala ng pag-asa kasi meron at meron naghihintay sa'yo ng maganda at malaking sorpresa. Sinasabi dito na magkakaroon ka ng stable na pamumuhay. Then, nakikitaan ko rin dito na meron bigla ang pera na parating sa'yo. Pwede rin sabihin na meron magbibigay sa'yo or pwede rin naman natatama ka sa kung ano pa man sinasabihan mo or pwede rin na may magpapamana sa'yo or pwede rin sabihin na kung isa kang ahente ay makakabenta ka ng lupa o depende sa sitwasyon mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito na may pera na parating sa'yo. Ganun pa man, sinasabi dito na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung mga tinatrabaho mo or kung ano mang online ang ginagampanan mo, business o ano pa man yan, yan ay magkakaroon ng profit or tubo. Kung meron ka man tindahan o ano man grocery na iyong ginagawa, yan ay tutubo kasi nakikitaan ko rin dito ng kasaganahan parating sa'yo. Kumbaga, nandyan ka pa lang sa nagsisimula ka pa lamang or sabihin natin nagpa-plano ka pa lamang kung ano man yung mga gusto mo. Kasi nahihirapan ka eh. Kailangan mo lang dyan magtiyaga at manalangin ka din na maganap itong mga binanggit ko. Kasi nakikitaan ko rin dito na magkakaroon ka dito ng authority. Magmamatured ka, lalago ka bilang isang tao. Kumbaga, mapagpaplanuhan mo na ang iyong mga gagawin, nagkakaroon ka diyan ng maraming diskarte. Then, nakikitaan ko rin dito na isa ka rin tipo ng tao na mabuting ama, mabuting ina, okay? Kasi narito si The Emperor. Si Emperor kasi yung tipo ng tao na stable na. Kumbaga, marami na siyang natutunan sa kanyang karanasan, marami na siyang nalalaman. Kumbaga, boss, mga style boss na. Kung ikaw man ay isang may business, no, dun ka papunta, no, sa pagiging emperor, okay? Then, sinasabi dito, kailangan mo lang daw mag-focus. Kumbaga, pag-aralan mong maigi yung iyong mga ginagawa or ginagampan ng trabaho, kung ano man yung larangan na iyong ginagawa, kailangan mo daw mag-focus. Kasi once na nagpo-focus ka, dun ka nagkakaroon ng talino na pag-aaralan mong maigi, kumbaga na iisa-isahin mo yung mga
bagay-bagay na dapat mong malaman, ano, kumbaga kasi napag-aaralan mo siya eh, kung ano man yung mga ginagawa mo, dun mo nasasanay ka hanggang sa nagkakaroon ka palalo ng mas maraming idea para sa iyong business, sa iyong ginagalawan, investment, or ano pa mang larangan yan, ano, na kaugnayan sa pera. Okay, kailangan lang dyan ng mabusising pag-aaral para nang sa ganun lumago yung iyong mga ginagawa or ginagampanan. Then nakikitaan ko rin dito, ano, kasi pumapanik sa iyo daw ang tadhana. Kumbaga lumabas si The Wheel of Fortune. Nasa iyo yung ano, magandang kapalaran, good luck, swerte. Then nakikitaan ko rin dito na destiny mo to, okay? Kumbaga ngayon nahihirapan ka sa, ayan, nautal na ako, pasensya na. Ngayon nahihirapan ka kasi dahil hindi mo pa nakikita yung resulta. So ngayon, behind the scene, in the future, ito yung mangyayari sa'yo. Kaya dun ka maniwala. Nang sa ganoon, ma-attract mo to. Iwasan mong maging negatibo na pag-iisip. Nang sa ganoon, ano, hindi ka ma-feel down sa nararamdaman mo. Kasi once na ikaw na yung nakakaramdam ng lungkot para sa yung sarili dahil hindi mo na nare-receive yung mga blessing na gustong-gusto mo, ikaw din yung nagkakaroon ka dyan ng self-sabotage. Kaya mas mainam na magiging positibo. Kung ano man yung mga gusto mong mangyari or i-create sa buhay mo, i-manifest mo yan, i-affirmation mo yan. Kumbaga, yun palagi ang isipin mo na magaganap at magaganap yung mga magagandang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi nasa iyo yung pagkakataon, magandang tadhana, magandang swerte, then nakikita ko rin dito ng pagbabago, okay? Or sinasabi din dito na baguhin mo yung mindset mo kung hindi mo man lang, kung naiinip ka, no? Kasi minsan sa sobrang tagal na, ano, naiinip tayo eh sa mga nangyayari, ano. Kaya lang, sinasabi dito na magtiwala ka sa process. Huwag kang bibitaw. Manalangin ka na maganap at maganap sa iyong buhay yung mga gusto mo mangyari, no? Okay? Then sinasabi din dito, ano, na kapalaran mo to, no? Kapalaran mong mangyari, magtagumpay, dito ka papunta sa stable na pamumuhay, masagana, kumbaga, kung ano man yung ginagawa mong kabutihan din sa iyong kapwa, good karma din yung mapaparating sa iyo. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito kasi Leo, na isa kang tipo ng tao na mabuti, no? Kumbaga, mahaba yung pasensya mo. Born leader ka din, kaya gamitin mo yung pagiging mong born leader. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kailangan mo laging i-lift up yung sarili mo na kaya mo, malalampasan din mo yung mga pagsubok na nararanasan mo. Kumbaga, ngayon unstable ka, pero darating at darating yung time na magiging stable, financially stable ka, masagana, okay? Hilingin mo lang yan, walang imposible sa Diyos. At syempre, kailangan din ng pagkilos, kumbaga mag-focus ka kung ano man yung ginagawa mo, at tingnan mo din yung mga diskarte, no? Kung ano yung mga tamang diskarte, kasi lahat naman ng mga trabaho, ano, na pag-aaralan yan, basta't kailangan mo lang ng sipag, tsaga, ano, ayun lang yun nakikita ko, no? May maganda mangyayari sa'yo, tagumpay. Kumbaga, deserve mo na maramdaman or maranasan yung ganitong pamumuhay, yung so, isabihin natin ito yung financial stable, no? Meron din ditong pribilehiyo na baka sakali, no, manalo ka sa loto. Kasi meron ditong malaking pera. Wala naman imposible kung sumubo ka din. Or pwede rin sabihin na meron magpamana sa'yo na malayong kamag-anak or hindi kasi din natin masabi kung paano darating ang ganyang kalaking pera. Minsan kasi binibigla ka na lamang ng pagkakataon or kung ikaw man ay may YouTube channel, ano, bigyan mo din ng panahon at oras at darating din at time na matatagpon at makikilala ka din, ano, okay? Ito lang yung nakikita ko, magtiwala ka daw. Then nakikita ko rin dito yung iba, siguro yung invest mo, no? Baka may investment ka, no? Ayun, kung ano man yung mga ginagalawan mo ng trabaho, ganyan, magtiyaga ka lang kasi may malaking pera ko nakikita dito na parating sa'yo, okay? Ayun lang. Then, kumbaga magkakaroon ka ng secure kasi lumabas ng dalawa eh.
Then may emperor, dito ka patungo sa pagiging boss. Okay? Ayun lamang yung nakikita ko, ano. Piliin nyo na lamang. And thank you for watching hanggang dito na lamang. And God bless. Naway mangyari at maganap to sa buhay mo. Manalangin at manalangin ka sa Diyos. Then mag-focus ka. Meron dito ng ano, 4 and 10. Maybe birthday mo to. Date of birth mo yung 4 and 10. Piliin nyo na lamang. Then meron dito 17. Okay, pwede rin sabihin na, oh, itaya mo na sa loto. 4, 10, 17. 4, 10, 17. Then dagdagan mo na lang ng 3. Okay? Yun na lamang, ano. Thank you for watching and love and peace.